Mga kapatid sa aking channel, Mac TV, at kung bago ka lang sa channel na to, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe at i-follow na rin ang page, Mac TV. Siguro itong re-react natin yung video, mga kapatid, siguro a week na siguro to bago na-upload ni Makagago, kasi nawalan siya ng pera sa Gcash, mga kapatid, na tapos yung i-confirm niya, tatanungin niya sa customer service. Parang galito pa yung sinabi sa kanya na, oh, mga, Makagago na, ginago pa siya. Panoodin niyo kung paano siya galit na galit sa Gcash na hindi ka na nakuha siguro yung pera niya. Narito yung video, mga kapatid. Wala pala kayong pagtingin sa mga customers, customer service bulok. Pag-usap ako kay GG dito sa health center na to ng tangin ng Gcash na to. Inilagay ko, bank transfer problem. Ang isinagot sa akin, load? Sarantado ka ba? Anong kinalaman ng load sa bank transfer? Nagsinit niya ulo ko ni replyan po. Nasa na yung 42K ko. Aba, sinagot ko naman ako. Ang sabi sa wala sa niya, mga kapatid, if you want to load, ganito, ganyan, putang ina nyo, magsama-sama na kayo. Alam nyo, man, this is so damn frustrating kasi wala tayong magawa. Wala kaming magawang mga kliyente nyo. Kundi maghintay sa putang ina ng sistema nyo na hinugot ata sa web. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang type ng sistema, lagi na ng service temporarily not available. Ina mo at nung temporary unavailable mo, hindi namin makakain yan. Buti sana kung after 3 to 5 days yung 42,000 ko na nawawala kung tangin na nyo ay magiging 84,000 dinobli nyo dahil sa aberya. Walang mangyayaring ganun. Pag hindi less yung babalik sa akin, eh sakto lang. Eh putang ina mo, at nung pagkihintay ko kung ganun. Tama? So ano po? So sinong naaberya? Ako. Yung putang inang pera ko na ipinagkatiwala ko sa'yo para transfer mo sa bangko ko. From there, mawi-withdraw ko at gagamitin ko sa pangangailangan ko. Eh wala. Eh kiss kayo. Ang ina nyo, eh di wala na ako. Anong gagawin ko? Diba? Maghihintay ako? Tangina ngayon, nangako kayo. Nag-message kayo kagabi. Sabi nyo, 3 p.m. Ngayong araw na to. Mababalik na yung pera. Nasaan na? Kung tangina, 8 p.m. na wala pa yung pera ko. No? Actually, mga kaomre, sa totoo lang, nagtimpi na lang ako to sa, to sa ano, 15,000 ko na nawala. Hindi, wala na yun. Sabi mo, okay lang. Pero 42,000, nakakayang na yun eh. Alam mo yun? Although hindi naman magbabago ang buhay ko sa 42,000. Hindi mo naman mapapulot yung 42,000. Nainagdahan sa mga reklamo. Wala, bulok sistema nyo. Kung sino man namamahala dyan, napakabulok. And I saw that this company's worth is actually billions of pesos. Tapos ganito yung putang inang servisyo nyo. Ano yan? Ano yung tama rin siya. Wala. Wala ito, no? Tapos ang bilis nyong mas magagaling pa yung mga hacker sa inyo, mga pangyayon sa sila. Kahit wala silang system, gumagawa silang system para yung mga personal accounts ng mga kliyente nyo. Naninangata lang kayo ng mga hacker. So, paano kami magtitiwala sa inyo? Alam nyo ba? Ngayon? Wala, hindi na ako magta-transaction sa Gcash. Kasi nakakatakot. Sobrang nakakatakot. Diba? Siyempre pag ganun kalaki nakakatakot na talaga na transaction sa Gcash, makakulit. Diba? Tama din naman siya. Tama din naman itong makagagawa. So wala nang ibang choice kami mga mamamayan. Kundi talagang ipagsiksikan yung mga sarili-sarili namin sa mga tumbo nyo. Kaso putang ina nyo. Hirap na kami. Ang ina nasa na yung 42K ko, nasa na yung pera nyo. Balik nyo yun. Makuha niya kayong pera niya. Wala pa na kayong pagtingin sa mga customers nyo. Customer service. Yun lang mga kapatid. Naaningan niyo yun yung Makagago. Makagago na nga siya. Ginago pa siya ng Gcash. Ewan ko na kuha niya yung pera niya. Sige, yun lang mga kapatid ha.